He, being not a forgetful heeder, but a doer of the word, this man shall be blessed in his deed. If any man among you seems to be religious, and reveal not his tongue, but is even in his own heart, this man's religion is vain. Wait, bridlet po yun, bridlet, bridal. Sabihin niyo, sabi. Ready, sabay-sabay. Your religion and undefiled before God and the Father is this, to visit the fatherless and widows in their affliction, and to keep himself unspotted from the world. Okay, mayroon nga sa lahat sa mga salita. Dapat mag-basic kami ni Lord King, Panginoon, pwede rin mga kabataan. Dapat ang mga nasa dito, dito Panginoon. Kaya pong maganda sa aming mga puso at isipan. At pwede ko'y makinig. Buong katotohanan po ang inyong mga pahayag, inyong umaga dito. At hindi niyo pala ang laki ng mga na ito natayag. Ano, we pray na ito yung mga muna, sinilig ko, proud sa Panginoon. Ngayon mo lahat, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ano po? Okay, so good morning. Good morning. Masaya pa kayo? Sige, masaya ka ba? Si Rafi. So ako, hindi ako masyado kasi. Dahil mga nasa bahay, parang gusto nila panghapon sila eh. Ganda sa umaga. Kasi talaga natin yung inuunang mo yung Diyos eh, di ba? Uwi pa ba kayo? Hindi, nanay, salamat. Ito sa nang Tagalagon din, ako kasi gumigisin. Alas 6, gising na. Mabiyahe pa sila dito. Yeah. Ang ganda nyo, nakakain na sila dito. Sila, pinapayagan sila ng magulang. Sila pa last week? Okay. So, ang title po nito is Superfluity of Naughtiness. Okay, ano yan? Sabi doon, bridal po yun, bridal. Saka yung Philistines ba na? Ang tao, Philistines. Philistines. Yung lugar, Palestine. Yung hindi naman siya itong pinagkilito yung Palestine. Philistines. Dito, bridal. Kung sinabi bridal is busal. Okay? Nakakita mo yung bira na yung kabayo mo yun. Yung kabayo nilalagyan ng busal. Anyway, bakit superfluity of naughtiness? Ito po yung ating... Sinong naughty dito? Sabihin na pa kayo, naughty ka. Makulit. Okay? Saway. Pag sinabing naughty, actually, masamang kahulugan nga yan, especially sa mga bata yan. Sinabing naughty, failure, sabi ng iba. Pero yung iba ginagawang ano yan, parang positive. Ang proud na proud pa sila. Ako, pilyo ako eh. Ako, naughty ako eh. Makulit ako. Proud ka ba na makulit ka? Ha? Dapat hindi. Pero iba, ganun. Bakit? Kasi iba, tinotoler eh. Kasi ganun din yung mga bata. Maganda niya ako. Pag nakikita ko makulit yung anak ko. Siyempre, anyway. Gusto ko na yung makulit siya kaysa may sakit. Inuntahan kami kahapon, o yung bata, may sakit. Naka-oxygen. Hirap ng gano'n. Gusto nyo gano'n? Kahit saan kayo nakatira, mas papalad pa rin kayo. Okay, kahit umuulan. Nakakalabas kayo, di ba? Yung bata ngayon, 7 months pinanganak, okay, 10-2 years old na. Naka-ano, puro sakaka lang. Hirap, di ba? Ito yung kaya sasabi ko, pag makulit yung bata, minsan nakakatuwa din. Kasi nga, gusto mo healthy, gusto mo madaldal, di ba? Pero may lugar yun. Ha, maglalaro kayo kahapon. Sino nito kahapon? Laro. Ikaw lang. At least, spiritual kayo, di ba? Yung mga wala kahapon. Pero maganda balance din yan eh. Yung laro, may lugar yan. Wala ka rin kahapon. So yeah, pero kaya yung ibang magulang, sinasakyan yung makulitan ng mga anak kasi nga, minsan nakakatuwa.
Pero pag hindi na itulong saan dapat ito yung kulit, ito yung hindi okay, ito yung hindi. Ito okay lang, ito medyo okay. Diba? Patulad sa church, okay ba yung makulit? Maingay. Hindi okay yun kasi yung iba nakikinig tapos ikaw mag-iingay ka dyan. Ngayon, mag ganito kaliit, inaalalayan pa yan, okay? Ilan pala akong electric class, di ba? Yan, pawis yun ako. Okay. Kaya sabi dito, okay, ang so, ang mga bata, mas mabilis matuto pag hindi makulit. Nakakita ko yung batang, ano, okay, mag-aaral tayo ngayon. Oh, sige, tapos aalis na naman sa upuan. Ay, di, sige po, aaral ako. Ay, naman lalaroin. Ang hirap to, di ba? Ganon din kahit mga tao may edad na. May nakita ko po may mga tao may edad na parang walang pinagkatandaan. Natandaan niyo, kailangan magtatabaw tapos maglalaro. Natandaan na nun. Tapos yun ba naman, nag-usapan, usap baka. Okay? Nakita pa yung gano'n? Yung puro labo o kaya dismisan. Madaling madistract. Inakinig, may kumaluskos lang dun. Kaya dyan, ang hirap nung may mga nalilate, di ba? Kung may nalilate, mag-preach na ako dito, biglang papasok pa. Tapos nakikinig na tayo, nakabuelo na tayo, tapos saka, oh, dito muna ang post. Iba naman buwan, di ba? So, maganda, mga bata, matanda, kailangan natin ng focus, walang makulit. Pag sinabi pa ng superfluity, hindi masyadong common tong word na to, no? Pero sa Bible, binanggit po yan ilang beses. Okay? So, define muna natin sa Bible. So, sabi dito, yung naughtiness muna, sorry. Sinabing naughty, alam natin, makulit. Or actually, may pagkabastos din yan. Eh. Sinabing naughty, sinabing yan. Ito may sinabi sa 1 Samuel. Ito ay charge kay David. So, si David ay likod ng Diyos. Pero, para siyang sinasabi, ang kulit mo kasi bata pa siya. Hindi mong bata, pero si pwede teenager. Eh, teenager na mamakulit pa. So, minsan, siya rin nila, nakakaan eh. Nasagot na lang sa chat eh. Hindi naman sa pupunta. Hindi yun siya. Ah, hindi ko siya rin yun? Sino yun? Tatay niya. Tatay niya? Tatay niya. Kasi mabot siya na maaga naman ang pagkansi. Ano naman sa amin? Ah. Hindi yun sa cellphone. Ulit ah. Pakitanggal na lang. Matawa din ba atan. But anyway. Yan, naughtiness. Sabi dito ni Eliab, kay David, kuya niya, alam niyo na kwento nito, kasi binasa natin ito, di ba kailan lang. So, si David, alam niya, dapat sundan tayo, labanan natin kalaban. Eh, siyempre siguro yung panganay, medyo na insecure. So, sabi dito, Eliab, his eldest brother, ganaan natin. Ito yung sinabi sa kanya. Eliab, his eldest brother, heard when he spake unto the man. So, si David kasi sabi niya, nalabanan natin yan. Nagalit yung kuya niya. And Eliab's anger was kindled against David and said, why comest thou hither? And with whom hast thou left those few ships in the wilderness? Mag-alaga ka na nga lang. Upa. I know thy pride and the naughtiness of thine heart, for thou art come that thou might see the battle. So, yung mga bata, minsan, di ba, what? Alam si daddy, pag may ginagawa yan, siyempre, yung papakailam ng mga bata. Eh, minsan, nakikialam kayo, di ba? Eh, kuya ko, na sugatan eh. Kasi, may ginagawa dito yung tatay niya, nakikialam. Eh, paano kung makuryente ka? Di ba? Ang kulit mo kasi, sinabing, dyan ka lang, ngayon, yung mga batang maliit, talagang, hinaharangan yan. Pero ganun minsan. Kaya sabi dito, ikaw, gusto mo lang makita yung gera eh. Hindi naman dapat sa mga bata. Pero, ito hindi naman ganun kabata na si David. Anyway, sinabi dyan, pride and naughtiness of thine heart. Kaya nyo, anong gusto niya? Makisaw-saw. Yun ang charge sa kanya. Again, hindi tama yun. Pero yun ang, kaya gusto ko lang makita dito, yung definition ng naughtiness. Pag naughtiness,
Hindi naman sa'yo dapat, nakikialam ka. Wala sa church din. Hindi ka lang dapat magsalita. Gusto mo ikaw magsalita. Diba? So, yun. Sabi nga sa inyo, maingay sa church. Agaw eksena yan eh. Diba? Nagpo-concentrate na iba. Bigla kang magpukulit. Diba? Tapos may iba kayong usapan dyan. Diba? Tama ba yun? May tinama, kaya yan eh. Ano problema dyan? Hindi masama yan. Mamaya, di ba? Ayan, mga bata. Okay. So, number ko sa Psalms 11. Actually, konti lang to. Hindi siya dahil siyang ginagamit to. Pero, makikita natin, kailangan natin maintindihan to. Context ng ating message. Sabi dito, but righteousness of the upright shall he deliver them, but the transgressors shall be taken in their own naughtiness. Okay? So, pinagbabaligtad o pinagpapatalan yung righteous. Pag righteous ka, ikaw ay parang maliligtas, di ba? For example, ano ba yung mga kapahamakan madalas sa mga bata? Yun na lang nga, nahulog sa ano. Di ba may nahulog na raw dyan? Alam niyo ba yung nahulog dyan? Sa taasan daw? Kasi di ba, pag may bahalog, may nahulog na raw dun eh. Ang pulis ko, sinabihan niyo, huwag kayang mumunta dun ha. Oo, tapad eh. Pero pag ikaw ay matuwid, hindi ka mapapahapak doon. Di ba? Wala mong sa hindi. Pero yung kabaligtaran noon, yung mga hindi sumusunod, she shall be taken his own hope. Ikaw yung makulit, ikaw tuloy na laglag. Eh, sino mo isin natin? Di ba? O di ikaw din, wala namang iba. Ikaw ang makulit eh. Napagalitan ka tuloy. Di ba? Pinalo ka tuloy. So, ganun. And then sa Leviticus, iba naman ay superfluous. Iba nang sabihin ng superfluity. Tignan natin yung context. Ito yung medyo basic definition. Sabi dito sa 18, for whatsoever man he be that hath a blemish, he shall not approach a blind man or a lame or he that hath a flat nose or anything superfluous or a man is broken-footed or broken-handed. So meron siya ditong dinidescribe yung mga kapansanan, ng mga tao, okay? So kasi yung pinipiling mga priest sa kanila dapat, yung hindi yung ano-anong may bulag, pilay, ayaw ng Diyos na gano'n, okay? So kasi anything superfluous, ibig sabihin, siguro mayroong excess na, kilala pa kayong gano'n? Kilala akong gano'n, may mga extra dito, sa daliri, ayaw ng Diyos yun, sa, dito lang sa practice, ha? So superfluous, yun ang sabi doon. Okay, and then Leviticus 22, 23, ito naman ay, gano'n din. Either a bullock or a lamb, anything superfluous or lacking in its parts. So, kabaligtaran ng lacking is superfluous. Ito yung may sobra. Okay? Na hindi naman kailangan. Yun ang ibig sabihin ng superfluous. Superfluity. Okay? Yeah, last, dito sa 2 Corinthians 9:1. 2 Corinthians 9:1. Sabi dito, for as touching the ministering to the saints, it is superfluous for me to write that to you. So, yung sa mga basic na ginagawa ng church, saka sa ministry, syempre yung mag-minister. Sabihin, tulad niyan, salamat sa mga, sino yung mga tumutulong dito sa church, bukod kay pastor syempre. Napansin niyo ba mga bata? Sino yung nakikita na tumutulong dito? Tulad niyan. Sino nagluluto na kinakain nyo? Diba? Aga niyan. Sino mong jowa? Saka sino mong yan? Sabado pa lang, niluluto na yan. Ano may kakainin tayo, di ba? Ministry yun. Ibig sabihin, hindi nga kailangan tulo yun eh. Kasi yun ang basic na mga ginagawa ng mga Kristiyano. Pero, yun siya sabi ni Paul, pero actually gagawin niya ulit yun, tutulo niya. Kasi nga, iba daw ay hindi pa mature. Pero kung sinabi niyang superfluous, ibig sabihin, hindi na kailangan gamit to eh.
Diba? Kailangan mo kung sabihin mo kayo maingay. Hindi na dapat, pero ba't yung sabi? Kasi may iba na either hindi maintindihan ba yun o ayaw talaga, may ganun eh. Sinabi mo, kumimik, pero ako gusto kong ingay. Mga ganun. Sobra na yun, malabisan na yun. Pero, hindi maganda yun, pero kailangan ko pa rin sitahin. Pero again, ano yung source ng bakit tayo ginagawa ng dapat di gawin? Kasi, may iba nga na di pa mature. By the way, yun ang ating team ngayon. Maturity. Pag sinabi maturity, para mag-mature tayo, yung kompleto tayo, maayos tayo yung mga Kristiyano. Kasi hindi lahat, ngayon, mga bata talaga nag-umpisayan sa hindi masyadong marunong pa, di ba? So, paano tatalino yung mga bata ngayon? Hindi makikinig? Paano dapat? Paano? Paano matututo yung mga bata? Prince. Paano? Hindi makinig. Tapos mauulit yan, mauulit, maintindihan mo, maunawaan mo. Tapos doon ka naman mabature, intindi mong sinusunod yung mga dati mong di alam. Ah, ganun pala yun, dapat pala tahimik, maaga, maayos yung damit. Kaya maganda yung nandiyan, naman mga ayos kahit na paano eh. Yung upo na lang, naayusin. Maganda maayos na yung upo, kasi pag hindi maayos yung upo mo, ang hirap din makinig na maayos, di ba? Kasi sa, kapag ako nakatindig ako, mga ganyan ako. Ah, kapatid. Nakakita pa yung mga ganun nagsasalita, hindi marunong eh. Ganun kasi mabaguhan, di ba? Lahat yan tindig mo, yung salita mo, lahat yan tinitingnan ng tao, tapos huwag ka mag-aayos, di ba? So kayo ganun din, yung mga nakita ko hindi maayos ang upo, tinatamad na yun. Di ba? Tapos nagdadandal pa. So parang ano na ba na sa church kayo? Di ba? Tama ba? So, ganun. Yun sa mga basic. So, ngayon, pag-aaralan natin, ayun nga pala yung book. Balik tayo sa ating text. Medyo isa yung James sa lagi talagang pinupuntahan ko ng mga preacher. Kasi nga, ito na yung gagawa nga na eh. Mga practical, very practical ang book of James. Yung pinag-aaralan tayo about theology, i-apply ngayon sa James yan. Ang dami dito. Ngayon, 22 yan. Very famous. Amen? Amen. So, yun lang yan. Ang sinulat yung James sa mga taong ligtas na, sa church member, pinapalalahanan sila, ito yung dapat yung gawin, ito yung huwag nyo dapat gawin, ba't ginagawa pa rin yan? O itong gawin nyo? Yun yung sinasabi sa James. Kaya, makinig tayo ha. Okay, so meron ako 4 points. Ito lang, matapos ko ito ngayon. Gusto kong pabutin mamaya eh. So, wala. Number one, paano tayo magmamature? By the way, kasi nabanggit kanina, di ba? Bakit pa tayo kailangan ba may maayos sa tao? Ano ba yung resulta nun? Kung ligtas naman ako, hindi pabayaan na ako. Ano yung sa mga ligtas na ano yung bakit ka naman mag-aayos? Diba, di maintindihan ko eh. Eh ano? Sabi dyan, but whoso looketh into the perfect law of liberty and continued therein, hindi ka lang pumunta doon, hindi ka lang sumunod, pero nagpatuloy ka, sabi dyan, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work. Ano yung resulta nun? This man shall be blessed in his deed. So dahil gumagawa siya, siya'y pagpapalain. Yan ang big word minsan sa mga churches, pero minsan, ang gandun lang. Hindi mo alam anong dapat mong gawin para magpalain. Blessing! Blessing! Ayun, lalo yung mga pera. Mabata, mga pera na mabata, hindi pa. Karamihan, ha? Mabata, hindi pa. Kaya kasi tinutuluan kayo ng mga nakakatanda sa inyo. Na, pera po, pera. Bata pa, pera, pera. Kaya, lalo nyo ba ng Pasko, hindi ko may binigyan, di ba? Kasi, para maintindihan nyo, bakit yun? Nadamot pa si Pasko? Diba? Eh, pabibigyan kayo ng Pasko, the whole year, wala na. Diba? Di naman papakita yung mga ninong nyo eh. Kaya dito, pumunta lang kayo na sana eh, pagkain pa kayo. Diba? Saka pa. Madamot pa si Pasko? Hindi lang ako yan, sinuglad din.
So, mag-isip-isip kayo. Hindi dahil hindi kayo binigyan ng Pasko, kasi para matanim sa utak nyo, hindi tama yun. Mga malimus ka kahit hindi mo kilala. Yung mga bata, namamas ko po. Sino ka ba? Ano yung sabihin na namamas ko? Namamalimus pala. Dahil Pasko, di pa sinira mo pa yung diwa ng Pasko. Diba? Yung patong-patong na yung Pasko na yun eh. Okay. So kaya yan ha. So blessing ang gusto natin sa Diyos. Kung ligtas ka na, may langit ka na, anytime mamatay ka, nalangit ka, salamat sa Diyos. Ano, ganoon na lang. How about dito sa lupa? Ayaw mo ba na may blessing ka dito sa lupa? Mas maayos yung buhay mo? Sino dito gusto maayos na buhay? Taas nyo! Ano yung maayos na buhay? Ano yung sabihin nun? Ha? Ako ba na? Ano yung sabihin nun maayos na buhay? Benz. Paano mo napipicture yung maayos na buhay? Magulo lagi sa bahay? Kailangan mo kumain? Wala kang makain? Maayos ba yun? Ano, di ba? Init ulo mo to. Ako, mainit ulo ko pag gutom ako eh. Eh lalo pag ano, di ba? Ano pa? Maayos na buhay? Ha? Kaya pa, di ba? Nagmamahalan. Ang hirap mo sa bahay mismo. Magkagulo kayo, gulo nyo. Kaya magkasundo. Ganun yung pinunta namin kahapon eh. Yung point. Kaya pala hirap na hirap pumanggap sa Panginoon. Napakasimple lang. Minig. Hindi yan. Isip ako ng isip. Yung pala maya-maya pinakwento na may pinanggalingan sila. Yung mga kamag-anak nila parang siguro may mga reprobate silang kamag-anak. E tumira sila sa isang compound. Hindi wala silang choice kundi makita nila yung kamag-anak nilang loko-loko. Ang hirap na, di ba? Hindi maayos na buhay yun. Hindi blessing yun. Kabalik ka lang ng blessing yun. Diba? Parang ang nakakulong sa, ano, hirap. So ano pa yung maayos na buhay? Hindi naman masyadong kailangan masyadong mayaman. Basta pa, at least pag meron ka, kailangan, meron, di ba? Ano pa? Malusog. Ano pa? Spiritual, ganun din. So, especially, kaya nga lagi, kaya sinasali namin kayo sa church, makita niyo yung mga mature na believers dito, ah, ganun pala. Paglaki ko, katulad gusto ko, katulad ako ni Brother James, mahal siya ng anak niya, mahal siya ng asawa niya, inusunod siya, di siya minumura. Nakita naman yung laking ganun. Hirap ng ganun, di ba? Kasi tatay, ah, oh, pakilap ko natay mo. Hirap ng ganun, di ba? So, yung blessing, paano ito tayo magkakaroon? Sabi ko sa mga ginagawa mo. So, kaya ano natin ngayon, pag ikaw ay immature, ikaw yung taong immature, katulad ngayon, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Salita ng Diyos, pag-aaral mo yan, blessing yan. Di ba? Sino may tatalino pa ba sa Diyos? So, kahit anong salita ng Diyos, matutunan mo yan, kahit pwede sa sampu, matutunan mo yung isa ngayon. Blessing yun, di ba? Pero alam nyo ba iba sa atin, pag dahil immature ka, wala kang disiplina, yung blessing na dapat sa'yo na, nawawala pa. Parang ninanakaw sa'yo. Ikaw din naman, kasalanan mo din naman, di ka umatin. Di ba? Ganda ng mensahe na tinipir. Nasa na ba siya, no? Kailangan niya to, eh. Wala. Di ba? Either puyat, maglalaro, may mga walang kwentang excuse. Natamad, naantok, ito ulit yun, no? Hindi pinayagan ng ano, kasi hindi ka nagpaalam ng maaga. Eh sabi siya, si na Rachel, saka si na Jackie, pag sabi nung nari nito, eh paano hindi ko papayagan yung anak ko eh, Sabado pa lang, kala nila, ligdo na eh. Hindi, di ba? Nay, anong araw pa ngayon? Linggo na ba? Hindi, Sabado pa lang. Sige, bukas na pala. Kaya mga bata, pag gustong-gusto nyo talaga sa church, kahit magulang nyo, hindi kayo makipigilan, matutuwa pa nga yan. Amen? Gusto nyo ng blessing, magpalayan kayo ng Diyos? Ikaw, Prince, gusto mo magpalayan ka? Go, Jeff. Gusto mo ng blessing o palo? Blessing, di ba? Tsaka pag galing sa Diyos yan, talagang blessing yan.
Si Kuya Alex, di ba, alam niyo, asawa, blessing yun. Kung nagkaroon ka ng maayos na asawa, parang wow. Alam ang ano, nasa langit na. Ako. So, pag iniwanan ng asawa, alam na mga ano, baliktad yan eh. So kaya, yun ang natin ngayon ha, ang title natin, Superfluity of Naughtiness, bakit punta tayo sa blessing? Kasi yung blessing, pwedeng andyan na, mawawala pa. Dahil laksak ang kulitan mo, kabastusan mo, magkakulitan mo yung gusto mong ano eh, yung makulit ba, yung hindi mo naman kailangan gawin, gagawin mo. Hindi mo kailangan umabsent, absent ka. Ba't ka nga absent? Ayaw mo na magsalita kasi alam mo yung excuse mo, walang kwenta eh. Napuyat po ako nung iyo, bata ka pa, napuyat ka na. Grabe. Dapat pa ba ako? Nag-module po ako eh. May schedule dyan. Ito mga anak namin, sinasanay namin yan ng ano, disiplina kasi nga minsan puro laro din. Ngayon ako namang ano, na-deprive, di ba? Bata ka, di ka naman paglabo, bike-bike. O sige, kaya unahin mo yung aral mo, dating ng ganyan, sige, bike kayo, di ba? Schedule lang yan, prioritization. So, paano tayo ninanakaw yung ating blessing at saka ano yung gagawin natin para hindi manakaw ng kakulitan yung ating blessing? Ano lang yan? Okay, how immaturity takes the blessing away and how to avoid it. So, number one, sorry, hindi ko pa nga natapos ko ng gusto eh. Dito tayo sa verse 17. May basa nga ako, ready, go. Every good gift and every perfect gift is from above, and the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Okay. So, kanina, nabanggit natin yung blessing. Pag sinabing blessing, by the way, pag sinabing blessing, hindi ginagamit yung madalas ng mga, ano, di ba, unbeliever. Nagamit pa nila yan. Ako dati, hindi pa ako believer. Pera, uy, swerte! Galing ko talaga. Galing na kung sino. Pero pag naintindihan mo, lahat ng bagay galing sa Diyos, kahit pa pera yan, pabaho, pagkain, uy, blessing, nakalibre na naman ang pagkain, kahapon. Ganun eh. At least, matipid ka. So, hindi yung basta-basta napunta sa'yo. Yun ay regalo ng Diyos. Okay? Actually, lahat ng bagay actually, regalo ng Diyos eh. Halos. Yun yung pinaghihirapan natin. Pero katulad nung kahapon, yun nga, may sakit yung bata eh. Regalo ng Diyos sa atin yung mga bata eh. Amen? Si Rising Dark ito, ano na ito eh. Parang ganun din yung pinuntahan namin. Wala na to. 50-50 na. Nabuhay pa hanggang ngayon. Mas pati yung isa, si Jeff naman, na-operahan. Buhay pa rin. Mas mo yung 50, ano, alam niyo yung isa yung 50-50, mga bata? Parang alam mo toss ng coin. Mabubuhay niya ako, mamatay ako. Paay. Yung ganun eh. Naisip niyo na ba yun? Lahat tayo pwedeng mamatay. Ngayon, sino bang ligtas na dito? Yun ang maganda. Pag namatay tayo. Ngayon, pag ligtas ka na, yun ang isipin natin yung para tayo maglingkod sa Diyos. Ngayon, yung iba sa atin, sa halip na may blessing na, nawala pa. Kasi yung number one natin, ano yung mga nagnanakaw ng blessing? Banggit ko lagi sa inyo. Ayan, makinig kayo. Kasi nag-aantay ang salita ng Diyos. Pag hindi mo nakinig, sayang. Hindi mo natutunan. Yung sabi dito, galing sa Diyos yan. Ano daw yung ano, problema? Wala sinabi dito, pero kabaliktaran nito kung sabi yung variableness, neither of shadow to it. Yung Diyos daw, hindi siya nagbabago, hindi rin siya tumatalikod. Pag sinabi niya, gagawin ko yan. Parang Philippians 1:6 lang yan. Ang sabi doon? Be confident of this very thing, that He, which began a good work in you, shall perform it until the day of Jesus Christ. Pinangako niya yun, pagpapalayan ka niya, hindi ka niya iiwan. Sa mga ligtas yan, ha? Tapos ngayon, takot na takot ka, wala na ako lang, ganyan, ganyan. So, hindi doon ganun ang Diyos. So, pero yun ang problema sa mga Kristiyano, number one, variableness and turnings.
Ano yung mga nagdanakaw sa ating mga blessing dahil sa kakulitan? Na walang kakwenta-kwenta? Gusto mo mawalan ka ng ano? Ng blessing? So Jeff, anong gusto mong maging? Yan, nabanggitan yung maayos na buhay. Bukod sa langit, salamat sa Diyos. Yan, iba na yun eh. Pero yung gusto yung maayos na buhay, di ba? Nakakita ba kayo ng ano? Illustration lang natin yung pera. Kasi madalas, madaling makita yung pera eh, di ba? Saan mo gustong tumira? Maayos na bahay o sa hindi maayos na bahay? Hindi tumira, kaya mo ba tumira doon, di ba? Minsan, isipin niya yan. Bakit yung iba pinagpala? Bakit yung iba hindi? Bakit yung ibang talino? Di ba, pag may tinanong ka, tapos yung pagdidesisyon sa buhay, galing! Ano yung naisip yun? May iba, nagsisira na yung pamilya, nagsisira na yung katawan, bakit siya natili siyang malusog? Kasi may binigay nyo sa kanang blessing, yung katalinuhan, kung ano man yan, yung blessing din sa pera, minsan, yun ang ano yun, concrete na blessing na nakikita natin. Again, hindi lang yun ang blessing, pero magandang illustration yun. Okay? Bakit nawawala sa iba yun? Eh kasi pabago-bago pa yun. Nung una, naintindihan mo na, kailangan pala mag-aaral ako sa salita ng Diyos. Sumunod ako sa Diyos. Sige, sumunod ako. Isang linggo, tuloy-tuloy ka. After one week, ayaw mo na. Ilang buwan ka, attend ka na atin ng church, aral ka, amen, ang ayos ng ano mo. Medyo tinamad ka lang, ayaw ko na. Yun ang sinasabi sa Bible na variableness. Bago-bago ka. Pag sinabi naman turning, dati, sige, talagang magsisimikap ako na i-please ang Diyos sa buhay ko. Isimba ako, mag-aaral ako, may memorize ako ng Bible. After ilang months, ayaw ko na. Nag-turn ka na. Lumiko ka na. Bumalik ka na. Mawawala yung blessing pag ganun. Kaya kinukumpara tayo sa Diyos. Ang Diyos maganda. Ang isa sa mga karakteristik niya, pag sinabi niya, gagawin niya, hindi siya magbabago. Hindi siya mag-turn doon. Sigurado yun. Gusto natin yung ganun tao, di ba? Pag sinabi, Nay, pag nag-top 1 ako, meron akong bike, ha? Sige. Nag-top 1 ka, wala akong budget, eh. Ang hirap ng ganun, eh. Pero, sa Diyos, hindi ganun. Laging sigurado yun. So ngayon, pwede natin or dapat natin gayahin yung attitude ng Diyos na yun. Na hindi nagbabago, hindi siya nag-turn. Yun ang tama, yun ang gayahin natin. Hindi naman ako Diyos eh, pero pwede mo siyang gayahin. Ganun ang Diyos, yun ang mabuti. Dapat siguro gayahin ko. Dapat lang. Amen? Amen. Nakikita niyo ba? Pwede ba kayong matuto ng isang taon? Meron pa ba kayong ano? Good news class? Part 3? Di ba yung ba dati nasa part 1? Sa part 2, ayaw na. Natuto ng konti. Tapos ayaw na. Sayang naman. Pati yung paituloy. Di ba? So, huwag tayo dahil pabago-bago. Ang Diyos, pag pinangako niya, bibigyan niya. Kaso pag pabago-bago ka, ang Diyos hindi nagbabago. Pero ikaw yung nagbago. Hindi mo ginawa yung dapat mong gawin. Eh, paano ka naman pagpapalain? Diba? By the way, isa yung sa mga katangay ng taong makulit, di ba? Huwag sinabi makulit. Ang kulit nito, kanina, gano'n, ngayon, di na naman. Inconsistent. So, paano natin naiwasan yun? Eh, siyempre yung kabaliktaran, no? Maging consistent sa paggawa ng mabuting bagay. Ano yung mga mabuting bagay na dapat gawin natin? Kung alam niya, ang ilo, ano? Makinig sa Diyos, ano? Makinig sa Diyos. Walay ka. Ano yung mabuting bagay na dapat tayo magpatuloy? Para magbasa ng Bible. Basic lang yan. Kaya paulit-ulit natin dito yan eh. Ano ba? Ha? Mag-pray. Matuto. Pumunta sa church. Ano ba? Mahirap ba yun? Minsan mahirap. Pero, mag-aral ang salita ng Diyos. Aral ulit, makinig. Ano ba? Pag-bihis ng maayos. Yan pa lang. Patayan na tayo dyan eh. Ano ba?
Dapat that time, may example yan eh. Yung mabait, maayos ang salita, walang kumalamuha, magalang, ano ba, masunurin, hindi madaldal. Ulit-ulit tayo eh. Nakikinig, maayos ang damit, maayos ang salita, nasa tamang place, maaga, pag sa tamang place. So, huwag kayo pabago-bago, ginawa mo na yung maayos na bagay, hindi tuloy-tuloy mo na lang. Kailangan yun, mahal sa blessing. Pag bumaliktad ka, ano mangyayari? Kailangan naman ibigay sa iyo yung blessing na para sa mga ba? Taong consistent, di ba? So, yun po yung mga bata, okay? Huwag kayong makulit. Maging consistent. Okay, sa mga mabuting bagay. Number two. Ano na kailang minis na pala ako? Mabuting ka tumuha mamaya. Ano eh? 16. Sabi dyan, mabasa, ready, go. Do not err, my beloved. Okay, err yan ha, err. Do not err. Huwag kayo magkamali. Sabi sa 18, ay sorry. Tama, 18, ready, go. For his own will be God. Ano yung first fruit? Unang bunga. Okay? Ano yung sabihin na una? Yung tayong teaching na ganyan, di ba? First word. Una, nauna, or pwedeng pinaka-importante na bahagi. Okay? So, sa tithes yun yun. Una yun. Yun yung unang binibilang mo. Okay. So ngayon, pansinin nyo sabi, do not err, huwag kayo magkamali, na sabi dito, he hath begun us with the word of truth. Ano yung katotohanan? Gusto mo ba yung totoo o hindi? Anong gusto mo, Kenneth? Yung totoo o yung joke time? Yung totoo, di ba? Yung niloloko pa kahit sino tayo dito. Eh, nag-jojo ko na kayo ako doon. Gusto mong biruin ka, uy, may ano. Ayun, ginagawa na yung basa niyo. Tinawag ka naman yung pasto. Dinapit ka naman. Pastor, ano yun? Ha? Hindi ka naman tinatawag eh. Istatawanan ka na, di ba? Ayaw mo nang niloloko ka. Lalo sa mga bagay na importante. Kasi ba, lolokohin ko kayo. Ganito ang kaligtasan, di pala. Wala sa ating may gusto noon. Ang niloloko. So again, paano tayo hindi mawala yung blessing? Paano tayo magpapalain ng Diyos? Ito yung mga, by the way, ito sa kapulitan. Ganun din yun, di ba? Yung sinabi ko kanina, si sinungaling, kala mo okay lang yun? Eh, makulit ako, bata ako eh. Isa yan sa mga katangian ng taong makulit. Mga joke-joke. Di ba? Eh, alam mo kung kaya mo ilagay sa tamang lalagyan, hindi yan ano, masama. Kung eksakto lang, iba nga, napansin niyo ba si Pastor, pag nag-jojoke ako, ito pa akong gusto maka-accomplish. Ganun yun. So, hindi ako mag-jojoke na para lang matawa kayo, and then wala na ibang consideration. Tapo na lahat. Hindi ganun. Even yung mga joke, meron niya, depende nga sa gumagamit. Kaya mga kulit na bata, tuwang-tuwa sa kasinungalingan minsan. Naloko pa siya. Hindi naman ganun eh. Papatuloy ka sa ganun? Mga bata? Gusto nyo kasinungalingan na katotohanan? Eh huwag mo rin lukuhin yung ibang tao, di ba? Ganun kasimple yun. Okay, mga bata pa lang. Baka nag-isinungaling na kayo sa magulang nyo. Di ba? Huwag na huwag. Do not err. Okay? Sabi dito, yung patotohanan ng Diyos, yun ang nagligtas nga sa iyo eh. So, mahalin mo yung patotohanan ng Diyos. Kaya number two, may how immaturity takes blessings away. Starting in errors and lies. Number two. Pag ikaw ay nagsimula pa lang, sa mali na, sa palagay mo, tatama ka? Pwede, pero mahirap. Umpisa ka sa mali eh. Parang kahapon kami, di ba, papauwi na kami. Bagay, alam ko kasi yung daan. Pero pag nag-umpisa ka, pag nag-biyahe ka, nag-drive ka, mali yung dinaanan mo,
Pwede ka bang bumalik ulit? Pwede ka, so minsan, lalo sa expressway, iikutan mo lahat yun. Sa halip na mabilis lang, yung maturity, fasa yung mga bata, makinig na lang ang salita ng Diyos, matutunan mo yun. Lesson learned na yun, check na yun. Nalagpasan mo na yun. Next lesson, ano yan? Ang module nyo, di ba? Pag tinamad-tamad ka sa unang module, kailangan mo pala yung matutunan mo dito, kailangan mo next time, hindi mo natutunan, hindi babalikan mo yun. Hindi ulit ka na naman. Ganun dito tayo sa church eh. Pag iba sa inyo, nagturo na to. Tapos hindi sinunod. Ituturo ulit? Pwede, pero maalitig hindi. Katalang sabi sa inyo. Yung iba sa inyo, pag nakita ko, bakulit talaga hindi sumusunod sa palagay nyo, mapalok ba kayo? Pag nakita ko talagang makulit to, wala nang pag-asa ng bata to, ang hirap. Hindi ko na kayo makulit, pababayaan ko na lang kayo. Doon na lang mag-focus ha, sumusunod, di ba? Kasi may mga sumusunod, may hindi. So huwag niyong, ano yan, mga bata, yung makulitan niyo, huwag niyong gawing excuse. Darating yung panahon, na baka wala na rin kayong tatatnan. Sobrang kulit niyo, nakakita pa kayo ng mga classmate niyo na, dati may classmate ako, college na, tanda na. Ang hirap naman nun, natanda ka na sa akin mag-aaral. Pwede pa rin, kaso mahirap. Gusto nyo ba yun? O gusto nyo madali? Gusto nyo, mas maganda ka, advance eh. Nakakita mo yung taong ganun, advance? Bata pa. Advance na. Matalino na, alam na yung gagawin. Hindi niya alam yung mga games, pero hindi naman natin kailangan yun eh. Anong gusto gawin ko sa mga anak ko eh. Saka sa inyo din. Kung maikinig kayo. Kaya yan ha, mahihirapan tayo yung mga blessing na pumasok pag nagkumpisa ka sa mali at mga kasinungalingan. Okay? Kaya yung ano, starting in errors and lies. Pag nagkumpisa ka dyan, hirap ka. Kaya kahapong inakausap namin, ganun eh. Talagang tinanim mo siya, lagi yung sinasabi siya, ito sinabi sa akin ng tito ko eh. Ito sinabi sa akin ng tito ko. Sinabi ng Bible. Kababasa ko lang sa'yo eh. Sasabihin ko, ito sinabi ng tito ko, ito ang sinabi ng Bible. Intindihan niyo, mga bata? Sino susundin niyo? Ang Diyos o ang sino tao? Diyos. Sinusunod niyo ba na ngayon? Hindi ba dadalda? Sumusunod ba sa Diyos? Hindi, kaulit-ulit na eh. Diba? So, sino sinusunod ng madalda? Sabi ko last time, kalabang ka ng Diyos, diba? Pinipreach yung salita ng Diyos, may iba kasi nasabi. Ano yun? Kalaban mo, Diyos? Okay, tapusin na natin to. Inaano ko na lang mamaya kasi nga, kawawain ko yun. Walang abutan. So, banggitin ko na lang yung ako na variableness and turning, yung mga pabago-bago ka. Pabago-bago, ngayon, active ka. Next week, hindi. Active ulit. Eh, active naman ako eh. Hindi lagi. Di ba? Yung pagbabackslide mo, nakaka-apekto yan. Nakakita ka na ba na ako? Gusto kong pumunta ng Cubao. Nasa balikinan na ako. Eh, balik muna ulit ako. Ay, pumunta na ulit ako. Bihira. Nakailang balik-balik ka. Sa halip nandun-dun ka na, hindi ka makarating. Ganun yan mga bata, pag hindi kayo tuloy-tuloy sa pakinginig, pag-aaral, pagsunod, okay? Nakikinig ka nga, hindi ka nang susunod. So, ano mangyayari? Ginagawa ko pa yung kabaligtaran. Nakakarating ka ba sa maturity na sinasabi natin dito na dapat magkaroon tayo? Magmamature ka ba? No, pag 80 na ako, pastor. Ano maghihintay na 80? Yung mga 20s pa lang nila, naglilingkod na sa Diyos. Yun ang maganda. Alam na nila, mga soul winner na. Nag-iipon na ng kayamanan sa langit yun, ikaw. Ano? Ganyan-ganyan ka pa. Ha? Ipon ng pera sa langit. Ha? Kayamanan sa langit, ano yun? Hindi mo alam. May ganun ba? Nag-iipon ka na ba? Nin, sa langit, nag-iipon ka na ba? Di pa. Ikaw, Chelsea. Nag-iipon ka na sa langit. Ano yung naipo mo? Kayamanan! Ikaw, Lian. Ha? Paano? Pag sumusunod ka sa Diyos,
ipong ka na ng kayamanan doon. Pagtatamad-tamad ka, konti lang, masipag ka, talagang buhos. Ngayon kayo mga bata, doon pa lang kayo sa stage ng pag-aaral, eh, pag-aaral, nag-aaral pa lang kayo. Iba dito, hindi pa kayo pamilya sinasabi ko eh. So, paano kayo maging pamilya? Matutunan yan, makinig lang. Amen? Makinig, ulit-ulit yan. Hindi mo ako ng isa, dalawang taon nga. Dati naalala ko, mga dalawang taon na ako. Yung mga bagay pa ako din malaman. Pag-absent ka, absent-minded ka. Dito ka nga, absent-minded ka naman. Ano, say-say to? Diba? Ang natunan mo ngayon, Michael? Sabi ko, Benz, ano natunan mo? Madami. Ano yung isa? Ang natunan mo? Ano nga? Sabi ko sinabi, kanina pa ako nagsasalita eh. Ikaw? Wayne? Ano nga ang tawa dyan eh? Sino? May natutunan dito? Ano? Ano nga? Makinig! O, ano ba? Mag-ipon sa langit. Sino sabi nun? Ayun. Pukante! Ipon sa langit. Hindi dito ka mag-iipon. Dito, susunugin lahat yan. Mabubulok lahat. Ikaw, Jeff. Ano ito na mo? Benedict. Sean. Ano ito na mo? Ha? Makinig. Please. Mais ang upo, di ba? Sabi ko. Oh. Julia. Nahihain eh. Ikaw, Lian. Ito na mo. Ayoko nang umatid dito. Kasama yan sa natututunan nyo. Amen? Amen. Gusto yung parang ano tayo, Catholic na kunwari, peace be with you, tapos uwi na. Hindi tayo ganun. Natututunan tayo dito. Amen? Amen. Okay, natuloy natin mamaya ito. Ah, dito ba yung mamaya? Sana, okay. Sige, let's pray. Maraming salamat sa mga salita pa kayo, pinakita sa amin na isang kalabisan, Panginoon, sa mga bata especially na kahit bata kami, isa yung mga bagay pala na ginagawa na hindi naman kailangan, hindi talaga kailangan, we pray na yung magtagumpayan. Mabata ang Panginoon, mag-focus kami sa importante. At para yung blessing ay tuloy-tuloy, at din yung blessing ni Panginoon, hindi mawawala. At tarapat-dapat na bibigay niyo naman, Panginoon, kung kami ito'y disiplinado, ay pinag-aaral sa matulungan, tuloy na kayo po'y hindi sa amin. Tulungan niyo po matawarin doon sa pagkukulang din, napakarami. Panginoon, pwede sa ganitong bagay, pag-aaral, doon yung pag-maintindihan kung maalala namin after ng malis dito, basa kami ng Bible, pray, doon nga niyo po sa mga bagay na kanya. Kahit sa hati, in Jesus name we pray. Amen.